Ayan, hello guys, good afternoon. So, welcome back sa Video Card Repair. Ayan, thank you for watching. Please subscribe on my YouTube channel. Okay, so ito yung aring repair natin ngayon. This is dual pan lang po ito. Ayan, so Asus 1660, 6GB po, dual ball. So, yan lang siya. Ayan, so ang pila ng repair natin, current pila ng repair natin guys, ayan. Ayan, kay 959 sa pila ng repair. So, dumating siya nung October 23. So ngayon po ay November 11, 2023, 5:23 p.m. Okay? So 'yan ang current repair natin as of today. Ayun, so tambak ang repair natin, tambak. Kaya problem daw nito, sabi ng may-ari, may display tapos a few seconds nawawala. Ayun. So mukhang na DIY na ito sa nag-replace ng thermal pad. Ayan. So, tingnan natin. Tapos, pag power on daw niya, no display na. Yun yung sabi dun sa... May note kasi siya nilagay, guys. Dun sa ating, ano. So, di ko na siya pakita. Yung notes. Ayan. So, pull out natin. 959 sa pila ng repair. Pull out ko lang. Ayan. Kay Sir Chad Vidal. Okay? So, ito yung re-repair natin. So, problem niya, may display after a minute, magsha-shutdown, tapos biglang bibilis ikot ng pan. Yan, tapos may kasunod guys dun sa nakalagay sa akin. Nakalagay dito sa note niya. Yan nga, nagdo-display na daw siya. Pero hindi kompleto yung ano dito pagkakasabi niya. Ayan, so may nag-chat na customer. So, tester natin para ma-identify natin kung halin ang issue, kung may shorted ba o wala. Okay, this is 3.3. So, good. 12 volts. So, good. So, external. Ayan. Okay. So, walang shorted. So, testing natin kung may display. Kung ito ay may display, doon natin ngayon naalamin kung ano yung sakit niya. Bakit siya nawawala ng display. Ayan. Kasi yun ang sabi niya. Pero ngayon daw ay no display na. Yun ang sabi niya sa huling chat. Ayan. So, identify natin using HDMI again. So, we need to check if okay or not. Okay. Just power on. Okay. Pan is spinning as you can see. So, let's see if video card is detected or not. Okay. So, yun. May display nga siya, guys. As you can see. Yan. Ibig sabihin, nawawala daw yung display niya. So, yun ang main issue niya. So, pag ganyan, nawawala, bubuksan na natin siya. Alamin natin sa loob kung ano yung possible issues. Ayan. So, matik. Pag ganyan, guys, easy job na yan. Pag mga ganito. So, alamin na lang natin kung anong diferensya. Bakit ba siya nagkakagano. Okay. So, pangalawang repair natin to guys. Mayroong nakasalang doon. Pero hindi lang pangalawa pala. Ngayong araw kasi ang na-repair natin ay pang 3 pieces ito. Yan, pang 3 pieces ito sa ngayong araw na na-repair natin. Yeah. So, wala nang sticker. Nabuksan na. Tapos napansin ko dito guys. Nilagyan siya ng thermal pad. I'm not sure kung correct yung nilagay niya. Kung yun ang nagko-cause ng nawawalan siya ng display. Yeah. Ayan, as you can see. Yeah, bagong lagay na yung thermal pad. Ah, hindi naman pala bago, mukha nang luma din naman eh. Pero sa tama naman yung thickness kasi ang alam ko ang ginamit dito is 1 mm. So ayan, tatanggalin na natin 'to ngayon, guys. Kasi hindi naman natin kailangan ng thermal pad. Actually, hindi na 'to nilalagyan ng thermal pad. Yan, hindi na 'to nilalagyan, guys. Kasi itong ganito naman, wala itong pinagkaiba sa 1050 Ti version na yung pagka-design ng kanyang ano, ayan o, mapapansin nyo, hindi na kailangan ng thermal pad yan pag ganyan. Init lang, heat, pan lang, sapat na. Kasi ayan, pagka-design naman talaga nito is ganun. Yan, hindi na siya kailangan ng pan. Based lang sa aking mga na-experience, sa mga nire-refer ko, hindi ko na siya nilalagay ng thermal pad para hindi na gumastos yung may-ari. Pero depende pa rin sa may-ari. Meron kasing mga may-ari na masilan. Actually, pwede siyang walang thermal pad.
Ang ganito nga lang, yung ganitong dual pan, lahat ng dual pan hanggang RTX na ganitong design, masilan ito sa temperature, mataas yung temperature. So, yun yata yung timpla ng reading niya. Yan. Hindi ko alam kung bakit siya ganun. Sa temperature ng mga ganitong unit kasi, laging matataas pag ini-stress test. Yan. Sa stress test guys, ay hindi sa normal gaming. Iba kasi ang stress test sa normal gaming. Yan. Ayan. So, nabuksan na din pala siya. Oo nga naman, nabuksan na gawa ng ano. Ayan. Hindi ko alam kung ba may buta siya dito. Bakit hindi nilagyan na lang ng ano dito. Tingnan nga natin. Tanggalin ko na to. Kasi wala naman to. Di naman to gagamitin mga to eh. Ayan. Tingnan nga natin kung bakit siya walang thermal pad doon. Walang nakalagay na heatsink. Dapat may heatsink doon eh. O mayroon nga. Sa tingin ko may heatsink siya guys dito. Hindi ko alam kung bakit siya hindi nilagyan. Sabagay layo-layo naman yung mga... Ay, wala pala tayong camera. Sorry. Yan. Hindi siya nilagyan guys ng heatsink. Kaya na siya kasi. O, yan o. Available. May butas kasi siya dito. Tapos, pero layo-layo naman yung mga ano niya. Hindi ko lang alam bakit ganun yung design. Zero sa Jayat ang ganun. So, yung pan lang, sapat na. Para sa gantong modelo. Kasi may RTX ano nito eh. 3060 yata. Na ganito rin yung design. Pero okay lang naman guys yung ano niya. Kaya lang mataas ang temperature. Alam ko pinakamataas kasi 83 degrees sa normal GPU temperature sa stress test. So ganun ang inaabot nito. Ayan. So napansin ko dito guys. May mga alikabok siya. May mga dumi-dumi. Ayan. As you can see. So, may part siya ng, I think may tama sa likod kasi ito meron siyang tama ng mga corrosion. Ayan. So, madungis na din ito guys, as you can see. Ayan o, super, may kadungisan na rin siya. Ayan, so, tapos napansin nyo yung mga pyesa, yung mga tagiliran. Ay, wala palang ano. Ano ba yan? So, ayan guys, kung mapansin nyo, sorry, hindi nawala yung microscope. Ayan, so, ito, nawala pala yung... Ano natin, display, ayan. So, ayan yung mapapansin nyo, madumi siya. Ayan, oh. Oh. Ayan. Medyo madumi din siya, tapos nag-DIY cleaning yata yung may-ari. Siguro, possible, yan ang issue niyan. So, ito, may kagaya nito, yung dalawang pin niya, may nakalapat na parang lupa, na basa. So, delikado po yan. Magkakaroon niya ng issue. Kung bakit siya namamatay. Nawawala yung display. Ayan. So, mapapansin nyo. Tapos yung likod. So, check natin yung likod. Sana ma-repair natin to. So, malimit naman. Ultrasonic cleaning lang makare-repair nito guys. Kasi liquid damage siya before. Ibig sabihin ay nagkaroon na rin po. Ginalaw na rin po pala siya. Nag-DIY cleaning na rin siya. Baka sabi kasi nila. Minsan ganun eh. Minsan gumagana. Yun nga lang nasisira. Natutuluyan. Kaya pag nagka... Dumi po ang inyong GPU na ihiyan ng daga o pusa, yaso, huwag nyo na pong i-DIY. Kasi matutuluyan po yan in the long run. Ang kailangan ay ultrasonic cleaner. Yun po ang the best. So, inspection lang natin guys kasi ito ay may display. Okay? Ayan o, oh, mapansin nyo, yung pagkakapunas ng may liquid, ayan siya o, oh, bakat siya. Di ba? Halatang-halatang ano, hindi kasi yung ganyan, dahil makinis yan eh. So, hindi natin alam kung ano yung ginamit na liquid. Kaya, nagkaganon. Yeah, so, bare inspection naman natin to. Yan, napapansin nyo. Full inspection na natin yan. So, dito sa loob yung maraming ano guys. May mga dust. Yan. Ultrasonic cleaner ang kailangan. Dito, mukhang na ano dito eh. Yan o. Saka dito sa mga ano na to. Mahalaga kasi ito. Ito. Hindi ko alam kung may repair history siya guys o galing na rin siya sa repair before. Kasi kagaya nito, yung mga pins niya magkakatabi. Dikit-dikit, may parang may nakasalampak ba dito ano? Ano ba to? Ayan, so hindi natin alam kung yun siya na pinagmulan. Tapos ito, yan o, may DIY cleaning, tapos madumi to. Yung alam mo yon yung may lupa sa tagiliran. Dapat kasi fully clean. Kagaya nito, so, may na-repair ako nito. Dito yung problem. Ito.
yung kanyang resistor ay not connected sa ano. Ang nangyayari naman noon pag ini-stress test, nawawala display. Yung pala crack yung capacitor na ito, tapos ito. Kaya nag-crack to. Yung connection, ito yata yun, yun. Wala na yung connection dito sa dulo. Yan, may yung na-repair kong isang bisis. 1660 din yun eh, saka isang RTX 3070, ah, 3060. Yan, same ano siya, problem. Malimit siya eh, nababasa kasi ito. Kagaya nito, may corroded cheese sa dulo. Yan, malimit nagka-crack tong capacitor na ito. Ito, isa na to. Eh, alam ko may vlog ako noon eh, hindi ko lang matandaan. Hindi ko na lang matandaan. Basta Asus yun, guys. So, makikita nyo yung sa ating mga videos. Yan. Pag pinanood nyo yun ang buo. Okay? Yun lang yung mga nagiging issue. Ganun din siya eh. May display din siya eh. Tapos nawawala yung display. Yan. Importante kasi yung mga resistor, guys. Yan, napapansin nyo. Importante yan. Baka kasi na DIY cleaning na siya. Ay, ganun ang mga nagiging resulta. Gaya nito na DIY cleaning din. Yan. So, kailangan natin i-remove yung ano. Malalaman nyo yun, guys. After ultrasonic cleaning, stress test natin para makita natin yung result. Okay? So, yan ang ating updates. Yan, for this repair. So, update ko kayo later after ultrasonic cleaning and stress test natin. Pag nag-pass na siya, yan. Kasi lahat naman, guys, ng mga dumadating sa akin video card, kahit yan ay hindi ko pinakita sa inyo yung ultrasonic cleaning, makikita nyo naman, alam naman nyo ng may-ari, pati. Tanungin nyo na lang yung may-ari kung gusto nyo malaman ng katotohanan na ano. So, ni-repair po natin yan dito sa video card. Yan, nasa video card technician. Yan. Kasi may mga nagko-comment kasi sa akin na sa akin YouTube channel, Facebook, yun eh. Piki daw yung mga pagre-repair ko. So, hindi yan piki, guys. So, sa dami-dami ng video card ko dito nire-repair ay hindi yan gawa-gawa video lang, guys, para kumita. Actually, hindi pa ako kumikita sa YouTube channel na to. Kaya, huwag nyo sabihin yung guys, ganyan. Ayan yung ating testingan pala. Yan. Ayan, nakita nyo? So, current lineup natin, guys, this is 50 person, I think. 50 person. Ganyan, kulang-kulang 50 person. Ngayong araw yan, guys, ha. Kasi minsan, 20 person na lang, eh. Sa, depende sa araw, sa mga nagpapa-repair. Yan. Bumababa din kasi siya, eh. Marami ako nare-repair. So, ngayon, balik na naman siya sa nasa 50 pieces. Yan, 3 layer na yan, guys. 1, 2, 3. Yan, mga naka-LBC na yan. So, yan ang current lineup natin. Nasa 50 person. Yan, ganyan karami nagpapa-repair at nagtitiwala sa video card repair. Kaya, sana, balang araw ay dumami pa yung mga technician niya. Natin. Kaya, mag-hire din tayo, guys. Mag-hire ulit tayo ng bagong technician. Yan, na makakatulong natin. Kasi, super tambak na. Ako'y pagod na eh. Nagkakasakit na nga ako eh. Inuubo na nga ako, baka may sakit sa baga. Kasi sobrang pagod talaga sa pagre-repair. So, yung isang technician, Pantin 50 Ti series lang siya, saka 3060. 1060 at saka 1050. So, yun yung mga kaya niya palang i-repair na, ano. So, magdi 3 months pa lang siya dito sa atin. Yeah. So, tinuturuan ko yan, kahit pa paano. Medyo nakapag-repair naman na siya, yung ating technician. Sumusunod sa ating yabak sa video card repair. Okay? So, ayan guys, update ko kayo after ultrasonic cleaning ng GPU yung ito. Yan, para maganda-ganda ang testing. So, I think yun lang nakikita ko. Based naman sa inspection ko, wala namang ibang ano eh. Talagang may mga corroded parts lang siya na may lupa-lupa, na nabasa, na malagkit. Yan, kailangan kong burahin, linisin. Yan. So, hindi pa natin nasilip yung memory, silipin natin. Kung yung ilalim ay mga naiwan. Ayun, so, yun nga, mayroon nga din guys yung memory. So, ayun, may mga dust po siya, nakikita nyo ba? Hindi ba masyado kita? Ayan. Diba, kita nyo may mga dust siya. Magkakadikit na yung mga balls doon sa dust. So, yan yung nagiging issue niya kung bakit siya either nawawalan siya ng display. Ayan, may mga dust po siya. So, kayang-kaya na yun ng ultrasonic cleaning. Ayan, dami, dust. Nasa ilalim ng memory nagtatago. So, yung GPU chip, wala naman. Medyo maalikabok yung GPU chip, yung ilalim. Ito, meron dito siya, guys, sa dulo na to. Yan. Parang may nakikita ko ditong malagkit. So, siguro baka doon sa liquid na ginamit. Tapos, yan, may mga agiw-agiw. So, yan ang ano natin. Yan, guys, ang ating ultrasonic cleaning. Ito, yan, oh. Maalikabok. Kita nyo ba? Puti siya, guys, ha? Puti, oh.
Kasi yung ginamit niyang thermal pad, blue. Okay, so yan yung issue niyan. So masosolve yan. So antayin nyo after ultrasonic cleaning. Okay? Gumagana ba? Ayan, so gumagana na. And guys, welcome back sa video card repair. So continuation lang ito nung repair natin nung nakaraang Sabado. So nung November at ayun, 12, November 12. Ah, hindi. Kasi 13 ngayon eh, nung November 11. Ayan. So continuation lang ito nung November 11 nung nakaraang Sabado. Repair natin. So ngayon kasi ay November 13, 2023. Dalawa to eh, saka ano, Asus 1660 6GB saka yung Sapphire na RX 5700. So parehas siya. parehas po siya no display ang issue. Hindi, itong nire-repair natin na Asus is may display pero nagka-crash siya when under load. Yan. Nagka-crash siya sa mga games, etc. Yan yung naging issues niyan. Yan. So ano bang ano nito number? So 959, so pull out lang natin. 959. Yan para sigurado yung aking sinasabi. Yan ito. So ang problem niya, may display after minutes magsha-shutdown tapos biglang bibilis ang ikot ng fan. So yun ang issue niya, yun ang sinabi ng may-ari. As you can see, hindi po niyo pala nakikita. So ayan guys, ang updates dito sa akin na re-repair nito. Ang nakalagay, ang napansin ko kasi dito, nilinis na rin po siya nung may-ari. Yan. Nilinis siya ng may-ari, liquid damage. Nagkaroon siya ng, hindi siya, hindi ko alam kung liquid damage, no? Bale, naging issue talaga, naging karoon siya ng liquid damage. Kasi nilinis nga niya. Nilinis niya, parang ano siya eh, super dumi siya ng alikabok. Kasi yung pan niya, upon checking, upon, ang evidence na nakita ko, dun sa kanyang video card, kung bakit siya nagsha-shutdown, ayan, minutes, yan, in minutes, nagka-crash under load, ganyan. So, ang naging, ang evidence guys is dust, super dumi. Tapos thermal pad, yun ang naging evidence na nakita ko. Then, yung pangatlong evidence pa is yung, ano, DIY cleaning nung may-ari. So, nag-DIY siya kasi, gumamit siya ng liquid. So, possible yun ang isa sa mga nakadamage, yan. Kasi, upon microscope inspection guys, napansin ko kasi, upon microscope inspection, yung kanyang mga PCB, yan, ito yung mapapansin nyo, may mga butas kasi ito guys, yan, may butas yan papunta dito sa kabila. So napansin ko sa microscope inspection, may mga lupa-lupa siyang nakalubog dun sa mga PCB, sa mga hole, sa mga butas. Tapos may ano siya ng paint brush, pag pinaint brush mo siya nabasa, may ganun siya, may guhit, tapos may mga dust. Tapos napansin ko pa, yung may mga alikabok siya ng para siyang yung sa asin. Yung bang ano, galing siya sa heatsink. Yung heatsink, yung radiator guys, yung sa radiator. Diba, pag nagkakaroon siya ng rusty, yung parang kulay puti na ano, kapag nalagyan ng alat or maalat. So nagkakaroon siya ng ganun. So marami siyang kalat sa mga memory, sa ilalim ng GPU chip. So yun yung napansin ko doon sa video card na to. So yan yung naano natin. Pero wala naman ako guys na pinalit ang pyesa, same as dun sa RX 5700. So wala tayong parts na pinalitan. Ang pinalitan lang po natin dito ay thermal paste, thermal pad, tapos ultrasonic cleaning. Ayan, yun yung pinaka the best is ultrasonic cleaning. Ayan, so successfully naman guys yung ating trabaho. Yung dalawa na yan nung nakarang Sabado. So ngayon ay Monday na, November 13, 2023. So ito na siya guys, running na siya ng stress test. As you can see, pasado na siya sa stress test. Excuse me. Saka mapapansin nyo, so yung problem niya is after minutes lang nagsha-shutdown. So ito hindi siya minutes. Kasi ang stress test is nagra-run siya ng matagal. O ilang cycle kasi itong ating stress test hanggang sa matapos. Ayan. Tapos mapapansin nyo rin, kung tayo susumahin kasi natin yung mga ganito guys na klase ng video card. Mayroon pa kasi nitong RTX 3060 Ti at 3060 etc. Ganyan. Basta mayroon din yatang 2070. 30 yung mga dual pan guys na gantong design, mataas ang GPU temperature ng mga to. Kasi hindi ko alam kung bakit ganun. Siguro sa PWM settings or any ano, etc. Kasi kung papansinin dito sa video card na to,
mataas yung settings niya, tapos yung pan yung temp mataas yung kanyang GPU temperature, umaabot siya ng 83 degree, yung mga ganito. Gantong pan type yung dual pan. Pero kung titingnan mo naman yung kanyang pan speed, kalahati lang, 57%, tapos yung 83 degree yung kanyang GPU chip, siya yung pinaka-higher kasi na good temperature sa GPU. Yun ang mapapansin mo. Ibig sabihin, pag ano kasi, based sa experience ko guys, ha, siyempre marami na akong libu-libong video card na yung ating na-stress test. So, tinitingnan ko kasi lagi dyan yung ating GPU temperature at saka yung pan speed. Kasi, yan, pinag-aralan ko din yan. Sinubukan ko rin kasing gumamit ng MSI Afterburn. So, pag tinaas ko yung kanyang pan speed sa 80 to 70, ganyan, 70 to 80, yung GPU temperature niya, guys, bumabagsak, bumababa, nagiging, ano na lang siya, 60, 63, ganyan, 70. So, ganun lang siya kababa. Ibig sabihin, sa design talaga ng video card na to, siguro, yung sinoshow lang naman sa atin ng PWM, ay ganun talaga, mataas, 83. Pero mag-base lang din naman kayo, tingnan nyo rin lagi dito sa video card na ganito, is yung kanyang pan speed at saka yung GPU temperature. Yung dalawa na yung pagkumparahin nyo. Kasi 57% lang yung speed ng pan. Ibig sabihin, kaya niyang wag 100%, kaya niya pababain yung GPU temperature. So, ganun lang siya sa mga gantong klase. Yan, kasi baka makapansin kayo ng ano, kagaya nito. Ang GPU temperature niya, guys, is umaabot ng 84 degrees Celsius. Tapos yung pan speed niya is 57% lang. So, napakababa lang niya. Tapos kung inahahay natin siya, bumano lang. Pag ganyan, guys, good yan. Walang issue yan. Walang bakala kayo magiging problema sa ganyan. Kasi GPU load naman natin, guys, is 100%. Yan yung inaabot. Ayan, so makikita nyo. So, okay naman. Ayan, so, pass naman sa stress test, as you can see. O, ayan, ano siya. Ang kanyang result, guys, EPS niya is 156. Ang score niya, it is 3,939. Minimum EPS 32, maximum is 366. So, ayan. So far, so good naman siya, guys. As you can see, yung ating, ay ni-repair natin. So, 1660, T116, 12 nanometer. 6GB lang ito, guys. Micron yung memory. 192 bits. Ayan. So, yung GPU chip niya, latest version naman. So, supported na yung P6, X-ray tracing. So, ayan. So, okay na siya, guys. Perfectly working na po yung ating ni-repair na video card. Ayan. So, na-solve na yung ating malaking problema. Or, na-solve na yung malaking problema ng customer na a few minutes ay nag-shutdown yung kanyang computer dahil sa hindi ko alam kung anong issue o ano, pero yung based dun sa evidence, guys, sa pagre-repair natin na nakita ko nga yun niya, mga dust, tapos nag-DIY cleaning siya. So sinabi naman ng customer, sinabi din naman ng customer, so nag-DIY cleaning siya, nilinis niya daw. Ayan, kaya so far at least kahit na mapano okay na siya, gumagana na po na ayos. So, pinalitan natin siya ng thermal pad. Ayan. So, guys, yan ang aking update sa video card repair na yan. Okay, so, ngayon po ay November 13, 2023. So, abangan nyo, guys, tayo may year-end giveaway sa mga supporters natin sa Facebook, commentator, Facebook sharer, etc. Emoji reactions. So, magbibigay ang video card repair ng mga giveaway para dun sa mga tao na yan. Bali, kilala ko kasi sila, mga kikita ko talaga masipag sila mag-comment, mag-share ng aking mga videos, mga repairs. So, pati sa YouTube channel, so pipili tayo, mabibigay tayo sa sa mga tao na yan na mabubuti at maayos. Kasi, siyempre, araw-araw ako nagpo-post ay plagi sila nag-comment na dyan. Eh, marami din naman silang pinagkakabalan sa buhay. Kaya, magbibigay tayo ng mga konting tester, hot air, tweezer, etc. Ayan, mamimigay tayo. Load, ayan, etc. Kung ano yung kaya nating ibigay, okay? So, yan guys. Salamat sa inyong panonood. Sa mga bagong salta pa lang na hindi pa nakapag-subscribe. So, please subscribe to my YouTube channel. And like and comment. Pakishare na din po. Okay? So, hanggang dito na lang. See you in the next repair. Bye!